So ayan guys, welcome back ulit sa aking channel. So ayan, kung makikita nyo, ito na pala yung piso wifi box na ginawa ko. Lalagyan ko na siya ng corner at ng sticker. At ayan, papagitan natin yung sa likod niya. So ayan, ayan yung sa likod niya. Lalagyan din natin ng susihan. So ayan. So for today's video is ipapakita ko pala sa inyo kung paano ilagay yung mga accessories ng piso wifi sa loob. At ito yung mga ikakabit natin. Alin ang wow? Ito yung vacuum converter, ito yung board natin. Ito yung coin slot. Yan, ito yung coin. May bullet meter din tayo. Yan. Ito yung power supply natin, guys. Yan. At dito pala natin ilalagay yung PoE adapter, guys. So, ayan. Kaya nilagyan ko ng ganyan is dito ko siya ilalagay. So, ayan. At dun naman sa dulo is ito. So, ayan. Nakaganyan yun. Yan natin ilalagay yung power supply natin. So, ayan guys. Papakita ko para sa inyo yung harap niya. So, ayan yung harap niya. Ilagyan ko na ng isang ilaw. Ilagyan ko na siya doon. So ayan, simulan na natin. Ayan, unahin muna natin yung board niya. Is dito natin siya ilalagay. So ayan guys, nalagay na natin yung board natin. So ayan na siya. Susunod naman natin ilalagay is itong back converter niya. So ayan. Dito natin siya ilalagay. So ayan. Ilalagay na natin siya guys. Paganto or paganto. Try natin kung saan siya mas maganda ilagay. So ayan guys, nalagay na natin. At kung makikita nyo pala guys, kanina dito siya nakalagay. Is nilipat ko kasi yung USB lang natin is kapos siya. Kaya nilipat ko na lang. At dito ko na ilalagay yung PoE adapter niya. Dati kanina dito siya nakalagay. So ayan, binunot ko yung nilagay ko na yung ito. At nilagay ko dyan. Dito na lang natin ilalagay. So ayan. So ayan, dyan na lang natin siya ilalagay. At dito natin ilalagay sa dulo yung power supply. So ayan, nakalagay na siya. Lagay na naman natin yung power supply niya. Lalagay natin si Jen Bosa. So ayan. Ayan, lagay na natin. So ayan guys, coin slot muna pala yung inilagay ko. At isusunod ko na yung power adapter natin. So ayan. Ayan na yung wire niya. At yung wire niya para sa controller ng coins. So ayan. So ayan guys, pa-comment lang sa comment box natin kung ayos ba yung pagkakalagay natin. So ayan, kabitan natin yung power supply niya.
So ayan guys, nalagyan na natin yung power supply natin. Ito na siya. So ayan na siya. At susunod naman natin yung POE natin. So ano ba yung POE? So ito siya. So dyan natin siya ilalagay. Ayan. At dito sa ibabaw na is dito dyan natin ilalagay yung USB LAN natin. So ayan, lagay na ulit natin. So ayan guys, lagay na natin yung POE nya. Ayan na siya. Ano yung power supply nya at yung coin slot nya. At andun sa dulo yung back converter natin. At ito naman yung board nya. So ayan, malapit na natin matapos guys. I-arrange na lang natin yung mga wire nya. Dito sa gilid, isilalagay natin yung extension niya para saksakan yung mga board niya, para umandar yung board niya. So ayan, konti na lang. So ayan, ayusin naman natin guys yung mga wire niya para ano, maayos natin yun. So kahit wala pa naman yung wire is para sa akin, maayos naman siya natin guys. So, pa-comment naman guys kung maganda ba yung pag-arrange ko ng mga Wi-Fi kit niya. Pa-comment ka lang sa comment box guys. So, ayan. Subit na natin yung mga wire para ready to plug and play na lang. So, ayan guys. Tapos na natin ikabit yung mga accessories ng Piso Wi-Fi Bendo. So ayan, nandito na yung POE natin. Ito yung USB LAN. At ito yung saksakan natin. Ito yung power supply nya. Ito yung coin slot. At ayan yung board. At doon yun yung back converter natin. At nilagyan ko din ng voltmeter para makita natin kung tama ba yung voltahe na pumapasok dito sa ating power supply. So ayan guys, pa-comment na lang kung maganda ba yung pagkaka-setup natin. So ayan, at nilagyan ko rin pala ng fan dito sa likod. So ayan siya. So ayan yung fan niya. So kung gusto niyo pala guys mapanood kung paano yung wiring ng Wi-Fi kit is, ilalagay ko na lang sa description box yung link para mapanood niyo. So ayan, pailawin muna natin. Try natin. So ayan guys, umaandar na siya. So ayun yung sinasabi ko sa inyo guys na voltmeter para ma-maintain natin yung voltahe na pumapasok sa ating power supply. And ayan yung fan na nilagay natin. So ayan, umaandar yung board natin. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo. Baka naman pwede nyo pa-like and subscribe ng aking channel, RGC TV nga pala. Pa-subscribe naman at para ganahan naman ako sa ating mga susunod na video. And dito pala yung access point natin guys. So ayan, hanggang dito na lang tayo. Kung may mga komento nga pala kayo guys, pa-comment na lang sa comment box natin.